her, behind her back, and in front of her. A fake VP, a fake vice president. Sinagot yan ni Robredo na nasa Hong Kong para sa mga programa ng kanyang tanggapan. Never akong sumagot sa viciousness, never akong sumagot sa init ng ulo. Kasi tingin ko hindi naman yan nakakatulong sa atin. Kahit insultuhin ako, hindi naman nagbabago yung paniniwala ko. Hanggang ngayon, kahit ininsulto niya na ako, paniwala ko talaga. Napakahalaga ng pagiging totoo, napakahalaga ng honesty sa... hindi lang sa eleksyon. Noong 2016, idineklara ng COMELEC si Robredo na nanalo sa vice presidential race ng mahigit 260,000 votes kay dating Senador Bongbong Marcos. Sa election protest laban sa kanya, sinabi ni Robredo na naghihintay daw siya na magdesisyon na. Kung may massive fraud, isang election lang naman yun, isang resulta. Di yung lahat na nag-election ng 2016, gusto bang sabihin, kaduda-duda yung pagpapanalo. Sa alegasyong may karelasyon daw siyang may asawa. For the record, wala. At hindi totoo, hindi ko yan sinagot. Pag binalikan nila yung Facebook page ko, nandun. Kailangan lang mag-research. Mahirap kasi na, mahirap na patulan yung fake news. Kasi paulit-ulit lang. Pinagtawa na naman ni Robredo ang sinabi ni Duterte Carapio na pangarap niya maging pangulo. Sino nasasabi may pangarap ako? Matapos ang maanghang na pahayag, ceasefire muna daw si Duterte Carpio matapos kausapin daw ng inang si Elizabeth Zimmerman. Medyo napagalitan ako. Sinabi niya na alam naman ng lahat na anak ka ni Rodrigo, pero dapat din malaman ng lahat na anak ka ni Elizabeth. So, shut it.